So, hi guys! Welcome to my channel. So, in this video, pag-uusapan naman natin ang aking PCOS and infertility journey. So, ano nga ba ang PCOS? So, ang PCOS ay isa itong hormonal disorder or hormonal imbalance na kung saan nagkakaroon tayo ng mga small cysts sa left ovary or right ovary or both. Ito rin ang kadahilanan kung ba't tayo nagkakaroon ng infertility. So, samahan niyo po ako para pag-usapan natin ang aking PCOS and infertility journey. So, at the age of 20, I was diagnosed with PCOS. Meron na akong mga symptoms na nararamdaman like irregular menstruation, acne, excessive hair growth, hair fall. So, lahat po ng yun nararamdaman ko pero hindi ko siya pinapansin at that time dahil alam ko it was just an ordinary thing lang na hindi ka mag-mens ka. Pero, napansin ko na hindi ito normal sa isa babae na hindi ka dadatnan ka. So, yun na nga, nagpunta kami ng OB. So, sabi ng OB, yung findings niya, meron nga daw akong PCOS. So, ang ginawa guys, yung naging treatment ko ng PCOS is binigyan niya ako ng hormonal pills na kung saan regulate ng aking menstruation. So, yun na nga. And yung binigay niyang hormonal pills, nakaganda rin siya ng skin, natanggal yung mga pimples ko. And then, nag-medication ako for 4 months. So, yun na nga. Nagkatuloy-tuloy naman. Nag-regulate naman yung mens ko. So, after ng 4 months, the following year, so, ayun na naman. Bumalik na naman siya. Bumalik na naman yung PCOS. So, hindi naman ako dinadatnan yung mga symptoms, bumalik na naman. Pero, luckily, at the age of 23, I got pregnant. Oh, wow! Nabuntis po ako at the age of 23. So, yung pagbuntis ko pong yun, guys, it was all smooth, walang hassle, walang naging problema. Nanganak ako, guys, within 1 hour. So, na-irik siya sa isang oras lang. So, ganun siya ka-smooth na walang naging problema. So, after I gave birth at the age of 24, so, after 4 years, ito na naman. So, dito ko naranasan yung isa pang symptoms ng PCOS. Ito yung endometriosis. Endometriosis, ito yung kumakapal yung lining ng ating matres na kung saan nagkakaroon tayo ng heavy bleeding and prolonged bleeding. So, bumalik na naman ako sa OB and then binigyan niya ako ng gamot. So, nag-take ako ng medicine for 7 days. So, hindi pa rin nag-subside yung bleeding. So, ang sabi niya, if hindi mag-subside yung bleeding, kailangan kong mag-undergo ng DNC, which is dilation and curettage or yung RASPAC. So, after kong manganak, akala ko pag nanganak ka, mawawala na yung PCOS. It will go away. So, hindi pala. So, yun yung maling akala ng iba na pag nanganak ka, mawawalang mag-isa ang PCOS. So, hindi po. Pabalik-balik lang siya. Nandun lang siya. So, after kong magkaroon ng endometriosis, heto na naman yung another symptoms ng PCOS, which is infertility. So, dito ako nag-struggle until now, infertility. So, yun naman guys. So, yung endometriosis and infertility, yun yung complication ng PCOS naging complication ko sa PCOS. So, sabi naman ng OB, so, causes of PCOS is hereditary and stress. Kahit sa infertility guys, yung other causes ng infertility is stress. So infertility, so yung tiny follicles natin, hindi siya nagpo-produce ng matured egg, nagpo-produce siya ng immature egg. So so pag may infertility tayo, hindi tayo nakakapangitlog. Yun nga yung hindi tayo nag-ovulate.
So, there are two types of infertility. So, ito yung primary infertility. So, kung saan hindi ka pa nagkaroon ng anak or never kang nagkaroon ng anak. So, and then second, ito yung secondary infertility, kung saan nagkaroon ka na ng anak, and then the second time around, hirap ka nang magbuntis. So, nandun ako sa secondary infertility. So, ito na nga guys, naghanap kami ng specialista para sa infertility. So, yun na nga, nakapag-decide na nga kami na magpa-workup. So, infertility workup. So, yun na nga, nakahanap nga kami ng reproductive and endocrinology infertility. Ito nga si Dr. Aileen Cosi. So, specialista siya guys sa pag-workup sa mga kababaihan na nagkakaroon ng infertility. So, both kami, nagkaroon kami ng assessment, ng different assessment. So, nag-undergo kami ng procedure. So, nag-undergo siya ng semen analysis. Ako naman, nag-undergo ako ng ovulation test. So, first, it was history of physical. Ito yung tatanungin niya kung ano yung naging experience mo before, kung nakumulan ka na ba, kung ilan na yung anak mo. And tatanungin niya kung ilang taon ka na. So, age is a big factor sa pag-assess sa infertility. So, tatanungin niya kung ilang taon ka na. So, ako nga, 37 na. So, naghahabol na nga. Papunta na tayo ng 40s. Undergo din ako ng ovulation assessment. Which is nga, nag-take ako ng medicine na progesterone pills. So, dito niya nga nalaman na hindi nga ako nag-ovulate. So nag-take din ako ng different infertility medicines like clomiphene, letrozole, metformin, gonadotropins. So don't worry guys, yung infertility, nagagamot naman po yan. So pumunta lang po kayo sa infertility specialist. So meron naman pong 3 types of infertility treatment. Ito po yung medicine, surgical procedure, assisted conception, ito yung IUI, and then IVF. Yung IUI po yung intrauterine insemination, and then IVF, ito yung in vitro fertilization. So ako nandun na ako sa medication kasi nga nanganak na ako before, so hindi na niya ako in-advise na mag-IVF and IUI. So yun nga guys, nag-undergo nga ako ng HSG. So, tinitignan ni doktora kung okay yung fallopian tube ko, kung wala siyang naka-block or clear siya. So yung sa pagpapa-workup guys, dapat maging ready ka. Ready ka sa emotionally, physically, and then financially. Dahil nga guys, yung pagpapa-workup, hindi po siya biro-biro. Magastos po siya. So, every visit, guys. So, dati, guys, every visit namin, nagkukost kami sa bill namin, nagkukost kami ng 6,000, 7,000. Dahil nga nandoon na yung hindi ka nalalabas, nandoon na yung ultrasound niya, nandoon na yung gamot, bibigay na sa'yo. So, yun nga, guys, yung dapat i-ready mo lahat yun kasi hindi siya biro. At saka, dapat magkaroon ka ng pasensya. So, hindi siya ganun kasimple na gusto mong magpa-workup, tapos at the middle, aayaw ka na. Hindi siya ganun. So, step-by-step procedure siya until such time na makamit mo yung goal mo. At nakakapagod din siya, guys. Kasi nga, every cycle ng mens mo or every cycle ng period mo, tinitignan niya at tinitignan niya rin kung nag-ovulate ka, kung ilan na yung egg na na-produce mo. So, dun siya magbabase kung kailan ka babalik, kung kailan kayo magkukontakt. So, it's a long process talaga siya, guys. So, step-by-step procedure na kung saan every week kailangan mong bumalik kasi nga tinitignan niya kung nakakapag-produce ka ba ng egg, kung
procedure ba na ginawa sa'yo is nagiging effective. So, by the way, guys, yung palang procedure na ginagawa, different payment yun. So, halimbawa, pag nagpa-HSG ka, different procedure yun. So, yung HSG, alam ko, it will cost 8 or 9,000. Nakalimutan ko na, so titignan ko muna, i-update ko kayo. So, yun nga guys, it's a long journey na kailangan mo talagang tiyagaan. Minsan kasi kailangan mong bumalik sa isang linggo, dalawang beses para makita niya kasi kung, or minamonitor niya kasi kung nangingitlog ka ba, or kung effective ba yung gamot na binigay niya sa'yo para bigyan ka niya ng higher dosage ng gamot, or kung effective ba yung procedure na ginawa. So, yun, kailangan mo kasi talaga magtiyaga lang talaga. So, kailangan mo din kasing haluin ng prayers yung as you go to your journey. So, yun lang guys. So, thank you for watching guys. So, yung hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na. So, click the notification bell para ma-notified kayo kung may bago akong video. That's it for today and thank you for watching.